bago natin umpisahan, sana kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga bagong upload ko. Okay, umpisahan na natin. Let's go! Kanina umaga ay pumunta ako ng SSS at yung na-encounter ko at hindi ko lang siya na-videoan. Pero isasabihin ko na rin yung mga update na pangyayari sa SSS pagpasok ng August. Although nangyayari na siya ngayon, kaya maraming nagulat or nanibago sa sitwasyon sa SSS. At ang una nga niyan, guys, ay nagkaroon sila ng mga cut-off. Okay? Isa sa nabago sa sistema sa SSS ngayon, guys, ay yung nagkaroon sila ng mga cut-off. Ayan. About sa post nila kanina, due to limited workforce, we implement first come, first serve basis. Services shall be limited to the following numbers of transactions. Papatap ko yung mga ano sa screen para maamin. Sa lane C, bali tatlong pila yun eh. A, B, C. Unahin ko yung sa lane C, yung ACOP, and pension loan ay nasa 60 numbers lang ang ibibigay nila. Cut off na yon, wala nang 61, hanggang 60 lang. Then sa retirement, purinal, and death is 40 lang ang bibigay nila. Sa lane A, andito yung mga medical. Sa medical ay 30 person lang or 30 number lang yung pwede nilang ibigay. Sa admin o yung check releasing, 75 numbers lang yung ibibigay. Then sa AMS, yung account management section o yung employer assistance ay nasa 30 lang. And yung E4 or yung UMID, kung kukuha ka ng card o UMID SSS sa Tagaytay ay hanggang 60 lang ang number na binibigay nila. Sa corporate naman ay 30. Kung may apply ka about sa iyong company, ay kailangan mong agahan talaga. Sa lane B, ito na yung mga tellering and payments. 350. Make sure na mas maaga ka sa mga taong dumarating ng 6, 7. Kasi pag alas 10 ka na dumating, wala ka nang makukuhang number. Ako kanina wala nang nakuha. MS lang yung napuntahan ko. Make sure rin, guys, na meron kayong dalang extra ball pen kasi para hindi na tayo manghihiram sa ibang tao para iwas na rin sa pandemic na kumakati. Sakit. Then, yung mga form nyo dapat inayos nyo na para wala na kayong iintindihin na iba. Yung transaction nyo na lang, yun ang iyan nyo. Lahat pagka sinabi ano yung requirements, may bibigay nyo kagad yung requirements. Okay? At make sure na pag pumunta kayo sa SSS Tagaytay, na puntahan nyo agad ang guard ng SSS dahil different yung sinasabi nila pagka nagkumukuha kayo ng number. May guard na magsasabi ng walang number, may guard na yung nagbibigay ng number. Okay? Dapat kulitin nyo sila na kung may number pa at sabihin nyo yung mga dapat yung malaman kung ano yung transaction nyo. Then, kumuha agad kayo ng number. Tapos, ito ang dapat yung dalahin. Kailangan nyo ng quarantine pass.
travel pass or transit pass. Kasi marami kanina na nakapila sa payment lane, sa lane B, pero hindi sila nakapag-proceed sa loob kasi hinarang na sila dun sa pinaka main door ng SSS dahil wala silang queue pass or travel pass. Madali lang siyang kumuha ng travel pass or queue pass. Kumuha lang kayo sa barangay or sa health center ng inyong city hall. Okay. At ito pa yung mga SSS advisory. Please comment lang sa comment section and don't forget to like this video and share nyo na rin sa iba para malaman nila kung nagbabalak sila na pumunta sa SSS Tagaytay ay ma-inform na agad sila na yung mga dapat gawin at dalahin ay mapoprovide na nila. Okay? Yun lang po. God bless!